Tayo ditong sample documents sa kinuha ko lang to sa net na at gagawan natin ng tamang format ng table of contents. So, unang-una sa lahat, gagamitin natin itong styles. Itong styles is under home. So, napaka-important itong styles para ma-recognize yung mga heading natin ito para mamaya paggawa ng table of contents. So, gagawin lang natin is i-highlight lang natin to. Ano nga rin? Ito po nga itong gagamitin nating heading. So, gamitin yung heading 1. So, ganito yung kalalabasan niya. Ito yung default format niya. And then, undo natin muna. So, para ma-change yung format niya, all we have to do is i-right click natin at saka i-modify natin depending kung ano ang gusto nating style. Okay, gamit natin yung black, yung automatic. So, 14. Okay, pero you can modify it according to your liking. So, napakarami ng ano niya, options. So, bold natin. Okay, tapos and then okay, ayan guys. So, again, highlight. Yun. Ah, ganda. So, depende rin sa inyo, no? Kung chapter 1 yung gusto natin ilagay dito, chapter 2, or introduction. So, yung application niya is the same. Okay, so ito pa. Another heading. Heading 1. Ayan. So, napakadali. Okay, ito siya heading 1. So, meron siyang subtitle or subtopic. Pwede natin itong gawing heading 2. Okay, titingnan natin iba yung ano niya, format. Kagaya ng ginawa natin dito sa heading 1 is i-right click lang natin, tapos modify. Yan, so i-modify na natin according to our format. So, gawin natin 12. Ayan. And then, okay. Okay. Then, highlight natin heading 2. Right? Ito. Heading 2. Heading 2. So, you get the idea na, no? Heading 2. So, no problem. Oh, heading 2. So, no problem kung gawin natin itong heading 3. Automatic yan, mag-a-add up ng heading 4. Like this. Okay, oh, nag-a-add up ng additional heading 4. Dito is heading 2. Yan. And this one is heading 1. Okay, ganun lang. Napaka-simple lang po, mga friendship. Hindi na natin tatapusin ito. No? I think you get the idea na kung paano gamitin yung mga heading ito. Okay. Since nalagyan na natin yung heading, so marerecognize na niya ni Microsoft Word yung mga heading natin. Okay? So para hindi na tayo mag-scroll up, scroll down, so gagamitan na natin, pwede na natin gamitin yung shortcuts. Punta lang tayo ng view. Ayan. Punta tayo sa navigation pane. Ayan guys, ito na. Ito na. Itong nakikita natin is ito rin yung lalabas mamaya sa table of content. Okay? So, di na natin kailangan mag-type, no? Recognize na kasi siya. So, sa ngayon, nalagyan na natin ng heading.
Magagawa na tayo ng additional page para sa title page at saka sa table of contents. So, yun yung sample natin na. Pero you can add as many pages you like, the preface, the acknowledgement. So, kayo nang bahala. But the idea is the same. So, first things first is kailangan muna natin itong gawin sa normal kasi nasa low siya ng ano, ng style niya. So, wala tayong vacant dito na pwede natin i-click. So, gawin na natin muna siyang normal. Usually, no, close muna natin itong navigation pane. So, usually, ano, pag nagdadagdag tayo ng page sa taas, we usually do this. Enter lang tayo, di ba? Ayan. Enter lang tayo. Yung disadvantage lang nito is, every time na mag-input tayo dito, example title natin to, gawin natin, palakin natin. Yan, bumababa siya. So, kailangan na natin taas. And then, every time we click enter, ayan. So, yan. So, yun yung talagang disadvantage niya. Kaya guys, yung gagamitin natin is, dito tayo, pasok tayo sa layout, under page. Next page. Ayan. So, hindi siya nasira pero nabigyan tayo ng bagong page. So, asa na ba? Of course. Okay. Ayan. So, kahit anong gawin natin dito, enter natin. Oh. Hindi siya madaling masira doon sa kabilang page. Actually, may nakahalong jutsu dito. So, papakita natin yung hidden jutsu dito. No? Kage Benshin no Jutsu! Ayan, yan po ang hidden jutsu natin dito. Hindi lang si Naruto ang mayroong hidden jutsu. So, ayan. So, dahil dito, kaya ito siya hindi madaling masira. Now, we use this section break or next page. So, isang rason din na kung bakit natin ginamit ito is para mapaghiwalay natin yung Roman numeral page at saka yung number page. Yes. Pwede tayong gumamit ng page break pero hindi natin mapag-iwalay yung page number. Okay? So, kaya section page or next page yung ginamit natin. Now, huwag nyo lang itong paabutin sa baba kasi itong mangyayari. Ito yung mangyayari. Pakita ko sa inyo. Ha? Ayan. Ayan. Pasok siya dito sa kabilang page pero bumaba naman ng isang page itong body. Pero okay pa rin kasi hindi, at least hindi siya nasira. So, may section break na tayo for the title page and the table of contents. So, lagay na natin yung title page. Philippines. So, kung medyo na ano kayo dito sa mga mark nito, pwede nating tanggalin yan. Okay, yan. Wala na. Now, gusto natin yung title page natin is mapunta rin, ma-recognize din ng table of contents. So, yung gagawin natin is, kagaya ng ginawa natin kanina, i-consider natin itong title as heading 1. Okay. Pero, pwede pa rin natin yan i-modify. So, palakihin natin, bold o center, ayan. Okay. Okay ba? Right, so dito, so kayo nang bahala kung anong gusto mong ilagay dyan. Ayan na. Okay. So, the next page, table of content. So, depende yan sa inyo kung maglalagay kayo ng acknowledgement or preface. Pero as of this video is table of content yung susunod ko. Anyway, the application is the same naman. Okay, so yung gagamitin natin is pwede na. Pwede page break or dito sa layout. Ito, page break. The same pa rin yan. Okay. So, ganun pa rin tulad yung kanina para hindi madaling masira yung every time we modify dito, mag-i-edit tayo dito. Ito siya hindi masisira. Okay? So, tingnan natin yung hidden jutsu, no? Kung nasaan siya.
Yun. So, dito yung page break. Okay? So, nandito rin yung section break. Okay. Ayan. So, tanggalin natin yung hidden jutsu. Click lang natin to. Ayan. Alright. Pagkatapos, enter natin. Isang enter. And then, punta tayo sa references. Click natin yung table of content. Ayan, marami tayong choices dito, pero ito yung pipiliin natin. Boom! Ayan na. Diba? Ayan. Nakita na, automatic din na natin kailangan pa mag-type-type kung ano-ano. Pero, may pero pa dito eh. The downside is, hindi nakikita dito sa table of contents yung table of contents mismo. Yung table of contents sa page. Yun. So, gagawin natin lahat para lumabas yung table of contents dito. Okay. So, one of the technique is erase natin to and then mag-write kaya dito. Table of contents. Ayan. And then, kagaya ng ginawa natin kanina, no? Highlight nyo. Heading 1. Ayan. Tapos, since table content siya, gawin natin 12. So, modify natin. Edit natin. Okay. Tapos, okay na. So, paano naman may papasok natin si table content dito sa title page? O, table content. Ganito. Click nyo lang to kahit saan. Ayan. Update. Table. Update page number only or update entire table. So, pagkat ito ay mayroon nating insert sa table contents, update entire table. Oh. Try natin ulit. Ayun. Since Philippines yung nakasulat dito, eh, Philippines yung ang mag-a-appear dyan. So, no problem. Edit lang natin yan. Lagyan natin ng title page. Ayan. Edit. No problem na. Diba? Okay na. Alright. So, ito guys, mga clickable to. All you have to do is, ayan na, control, click to follow link. Control mo. Okay. Ayan. So, pupunta ka doon. Para madali natin bumalik sa table of content, no? Punta tayo sa view, again, sa navigation pane, ayan. So, ayan, bilisan na. Kung sakali naman mag-a-add tayo ng heading, the same process, highlight, home, heading 1, ayan. So, punta tayo sa table of contents. Click lang natin to. Update table. Update entire table. Ooh. So, yun. Nadagdag yung biodiversity pero yung Philippines. Again, since Philippines yung nakasulat doon, Philippines lang mag-a-appear dito. So, okay lang. Edit lang natin. At least, ito lang yung itatype natin. Title page. Ayan. Po, parang may nakalimutan tayo dito. Ayan, si introduction nakalimutan natin. Heading 1. Ayan. So, again, na naman. So, sabihin na natin, ito na yung final setup ng documents mo. So, yung susunod natin gagawin is lalagyan na natin to ng page number. Alright. So, medyo tricky itong page number na to, no? Punta tayo sa insert. Lagay tayo ng page. So, top or bottom. Nasa assignment na yan. So, ito yung pipiliin ko. So, okay. Ito na. So, 1, 2, 3. Okay. So, since naman na iba talaga yung page number sa title page, no? Sa mga preliminary pages. Nasa numeral number siya, no? So, i-edit natin ito. Re-reformat natin ito.
Punta tayo sa page number. Actually, nasa design pa rin tayo. No? So, close muna natin. No? So, para tayo makapasok sa design dito sa na page number, double click lang natin. Ito yung ginagawa ko eh. Hindi na pumapasok doon. Tapos, para pumasok tayo sa design talaga. Tapos, dito sa page number, format page, gawin na natin itong mga, ayan. Okay. Ayan na. So, para, usually, pag first page, wala talagang number na. So, gamitin natin different first page. Ayan. Oh, di wala ng page. Sa first page. Diba? Diba? Now, tingnan natin sa baba. If you recall kanina, naka-section break tayo. No? Flashback. Pasok tayo sa layout. Under page. Next page. Ayan. End of flashback. Hindi na sumama tong section break dito. Hindi na siya sumama sa pag-edit natin dito sa taas. Kasi naka-section break nga siya eh. Mag-iba yung section nila. So, ito si section 1, ito si section 2. Okay, so yung gagawin lang natin is pasok na naman tayo sa design dito. Okay, double click natin dito. And then, page number, format numbers, and then number. Hindi na tayo magkukontinuous from previous section kasi iba yun eh. So, start with 1. Okay, yun na guys. Oh. Okay, 1 na yan. Close natin. Ayan. Oh. Iba na yung preliminary pages at saka yung body. Yun. So, pagdating naman dito sa title page o sa table of contents, yung gagawin lang natin is i-update lang natin yan. So, since wala naman na bago sa mga headings natin, no? Wala tayong dinagdag, so page number lang yung medyo nag-iba. So, i-update natin yung page number only. Okay. Ayan na, guys. So, yan na. So, beautiful. So, guys, yan po ang tamang format or steps sa paggawa ng table of contents. If you think you learned something new, please like this video. Kung mayroon kayong suggestion for a future tutorial, comment down below. Kung sa tingin nyo naman marami pa kayong matututunan sa channel na to, please subscribe for more tutorial at hit mo na rin ang notification bell para ma-update kayo agad-agad. Salamat!